Congratulations. Thank you, Mr. Tuesday. Thank you very much, Tuesday. Lucy? I really, really enjoyed that performance. Gusto ko yung confidence mo, Zion. Gusto ko yung conviction mo sa ginagawa mo. Kitang-kita sa mga mata mo na enjoy ka. At saka naiintindihan mo yung kanta. I know you have dreams based on the VTR kanina. At saka sinabi mo na you really like what you're doing. So siguro, wherever this takes you, kahit hindi mo man maabot ang talagang pinnacle of your dreams, remember to just always enjoy the journey as much as the destination. Kasi being given the chance to do something you love is sometimes enough of a gift already. But that is really, really good. Thank you very much, Lucy. Derek Manny. Pagdating naman sa singing, yes. But then singing per se, it is not very outstanding, no? It's not naman talagang nakakabighaning Pavarotti. But you communicated just the same. Ang pagkanta naman is communication. And you were communicating with your audience. Tinitigan mo ako, napansin ko. Salamat. Mamaya bigay ko sa number ko. Thank you very much, Derek Manny. Okay, Zion, maraming salamat sa iyong performance. Good luck with the judges later on. May konting sama ng loob ang ating susunod na talentadong taga Pampanga nung una siyang sumabak dito. Ano kaya yon? Pwes, makinig tayo sa kanyang kwento. Dati akong sumali sa talentadong Pinoy. Sa Sawing Palad, natalo rin ako. Kaya lang pagkatalo ko, hindi ko nagustuhan eh. Kasi yung judges na si Osang, yun ang nagpabagsak sa akin. Ang gusto ko kasi sa talent yung namamangha ako, hindi yung natatakot ako. Okay. Pagbabalik ko ngayon sa talentadong Pinoy, ang paghahanda ang ginawa ko, napaka-delikado talaga. Kasi knife of death, sa pamagat pa lang, delikado. Mula natuto akong mag-spin, wala pang natamaan nung una, asawa ko pa ang tinatarget ko. Ngayon, mga anak ko na. Basta umanda lang sila sa pagbabalik ko. Paalala lamang po sa ating mga manonood, pawang mga eksperto lamang ang makakagawa ng inyong mapapanood sa entablado ng talentadong Pinoy, kaya't huwag na huwag niyo pong gagayahin. Here to throw his worries away for a sharp surprise, give it up for Corsini Gutierrez, the Knife of Death. I know you're gonna dig this. Kids, please, do not try this at home. And of course, we always have emergency medical personnel on standby dito sa Talentadong Pinoy to ensure the safety of our talentados. Corsini, ito ang iyong mikropono. How was that for you, Lucy? I was entertained, Ryan. Mm-hmm. Pero only because hindi ako yung babaeng muntik niyang masaksak, di ba? Pag tinitingnan mo, magkaano kayo? Kaano-ano mo siya? Anak ko po. Anak mo? Oh my goodness.
Siguro dahil anak siya, kaya ganun na lang yung tiwala niya sa tatay niya, di ba? Kaya mo, Tuesday, magpaganoon ka ng tatay mo? Nalayas ako. Unfair to tayo, ano to tay? Hindi ka ba natatakot? Kaya pala pag nakangiti siya, ganito na siya ngumiti. Hindi na upturn ang lips. Grabe yung ano, I'm amazed to say the very least dahil sa knife skills mo at saka alam mo rin yung nakataya dahil pag nagkamali ka, alam mong anak mo ang masasaktan. So it's not something na I'd encourage, but for entertainment value, kung yun lang yung puntong yon, na entertain ako, ang galing mo. Let me see you. Thank you very much, Lucy. Tuesday. Ayan. Ma'am Corsini, di ba po may kasabihan po tayong walang magulang na nakakatiis sa anak? Dito ko po napatunayan na mali po ang kasabihan na yan. Natiis niyo po ang anak ninyo at ipinagsangkalang niyo po siya sa isang bagay na nakakatakot. Pero parang naintindihan ko naman po kasi hindi niyo naman po yun gagawin kung hindi niyo man po sigurado na kaya niyo po niyang gawin. Tama po ba? Wala pa namang nangyari. Opo. Pero natutuwa po ako kasi naging family business siya. At least, dalawa na po kayo na gumagawa nitong inyong ano. No? Ay, pero ayoko yata kita maging asawa kasi para pag nag-away tayo. Bakit ganyan ko lang? Hindi. Pero on second thought, parang gusto ko na rin. Kasi pag ginanong mo ako, maiiwasan. Ganun. Gaganon lang ako, tapos hindi mo ako tatamaan. Ganun. Kahit mag-away tayo, kasi ka mahusay ka. Pero panalo ka dyan, itinaya mo na, pati ang pamato mo. Mabuhay ka at ituloy mo dyan, sunod mo dyan ang nanay mo naman para masaya. Good job, kuya! Thank you very much, Tuesday. Shalala. Kuya, ilan na anak mo? Konti pa lang, anim. So, buhay naman lahat. Buhay naman buhay. Po lahat. Lahat po yun, pinapraktisan nyo ng ispinin? Ah, hindi naman. Yung... Ilan po yung ginagawa nyo anak na ganyan? Nakapag-aaral ka ba, Day? Nag-aaral ka. Buti hindi ka sugatan pag pumapasok. Wala kang dugo na pumapasok ka. Talaga? Kuya, kung pwede kang may practicein at ispinin, siguro na sa likod. Pero nakakatakot kang panoorin. Alam mo, kung kapitbahay ka namin, siguro gagawin ka namin barangay captain. Alam mo kung bakit? Oo, walang kriminal sa barangay. Iispinin mo lahat. At saka sasambahin ka namin. Imagine mo, magalit ka lang, totodasin mo kami. Pero hindi. Kuya, iba ka. Sa totoo lang, bakit hindi mo itry ispinin mo sarili mo, di ba? With that, Tuesday, eto naman sasabi ko, pero dapat sa susunod, wag na si at yung anak mo, ha? Bienan mo na lang, ha? Dahil marami may galit sa Bienan. Kaya, kuya, eto para sa inyo ng anak mo! Woo! 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 Thank you, Shalala. Direk Manny. Oo nga, it's a very great skill. Na-excite ako, aaminin ko, natakot ako. Muntik ako malaglag sa aking upuan. And I think that is the effect. Kung yun ang epekto hinahanap mo, nangyari. Isa lang, siguro kung ako anak mo, i-spinin mo talaga ako, no? Asiktahin mo talaga ako, no? Malamang. Thank you very much, Direk Manny. Live of Death, Ma'am Corsini, maraming salamat po. Kids, again, please do not try that at home. Matamakan kaya ng ating dalawang huling comeback talentado ang Bolt's Eye ng pagkapanalo? Malapit nyo nang malaman ang sagot, kaya huwag kayong alis dahil magbabalik agad ang pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Paalala sa nervyoso, lalo na sa mga lolo, agad kayong magpagrado, tumawag po ng saklolo. Malatubibo, delikado, nauri ng palosebo, sa gabi nyo ay gugulo, yayanig sa entablado. Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! Nagbabalik ang talent show na inaabangan ng buong bayan, ang Talentadong Pinoy. Bago sumali ang ating susunod na talentadong taga Cebu sa ating palabas, madalas siyang kinakantsawan ng kanyang mga kalaro. Ang tanong, ganun pa rin kaya ang sitwasyon matapos niyang mapunan?